Kaya ayun, sana i-value pa more ng society yung mga artists like us. Yes. Kasi vital, vital na tayo ngayon. Oo, ngayon. Kasi Besh. Ang dami na nagte-turn into digital marketing, 'di ba? Ang dami nang kailangan ng website, ng kung ano-ano. So yun, sana mas ma-value more tayong mga artists. Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkwekwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang. At ngayong episode ay meron na naman tayong special na guest. Lahat po ng guest dito sa Kuda Serye ay special. Itong guest ko for this episode, kung meron pinaka-creative, pinaka-artistic, pinaka-magaling sa graphic, sa video, multimedia, ay siya talaga ang para sa akin. Promise. Siya po ay dati ko nang naka-work sa previous work ko at naging partner ko siya dun sa work na yon at sobrang proud ako sa tao na to. At papapasukod ko na siya, baka natatawa na siya. Siya po si Mels. Mels, pasok. Cosmic Mels. Hello. Let's welcome. Hi, Ate Jazz. Hi, Mels. Wow. Grabing intro. Yes, be. Siyempre. At kitang-kita niyo naman sa background Thank niya, you. Sa mga nanonood sa YouTube. At sa hair niya. Ang oh cute. Kagabi lang. Oo nga. Pinagandaan to ni Mel. Sabi niya, Ate Jazz, ayusin ko muna ang hair ko. Oo nga. So, intro ko lang si Mel. Sino ba si Mel? Bakit siya ang napili kong guest? Kasi for this episode, gusto kong pag-usapan yung buhay ng mga artist, ng mga nasa creative industry. So, si Mel ay kukwento niya mamaya kung saan siya mga nag-work, ano yung mga nagiging career path niya, at ano ba yung mga struggles ng pagiging artist. Parang ako kasi hindi naman din ako sobrang artist, pero gets, parang gets ko yung struggle sa creative industry. So, pag-usapan natin yan, yung mga stereotypes, lahat. So, Mel, ayan, kamusta naman? Yun unang tanong. Okay, hello. Kamusta naman ngayon? Ayun, quarantine feels. Bored na sa bahay. Kaya, ayan, nag-venture ng kung ano-ano. Ayan, ikakwento niya yan mamaya. Diyos ko. Excited ako dyan i-share sa inyo. So, si Mels ang... Sige, sasabihin ko. Si Mels ang owner ng... Baka magkamali ako. Kinakabahan ako. Nagkakamali ako sa pagsasabi. Muramaru. Tama na ba? So, sikat na sikat po na yan. Mali, be. Ano, be? Sorry. Lagi ako nagkakamit. Yan kasi gusto ko kasi mura lang yung mga tinda niya. Napahiya po ako. So, mura nga naman. Mura at maganda. Siya po ang owner ngayon. Bagong labas po yan na business na Miramar. So, yay. Pag-uusapan din natin yan. Paano siya nag-come up doon sa business niya na si Marian Rivera nga lang naman po ang nagme-mensahe. So, yun pala, Mels. Kagulat din. So, yun. Kwento mo ano yung naging journey mo? Paano ka napunta sa creative industry? Ayun. So, ever since talaga bata pa ako, parang gusto ko na talaga mag-pursue ng arts, ganyan. So, college. Nag-college ako sa CSB, multimedia arts, ganyan. And then, so 5 years na ako nag-work. Five years na ako nag-work in the creative industry. So, yun. When COVID-19 came, well, na-layoff ako sa work, sa current work ko, was last May. So, ayun, I had to find ways na magkaroon pa rin ng source of income kasi I breadwinner din ako sa family, so kailangan talaga ng source of income. So, yan, first month into quarantine, naisip namin ng family na ano kayang pwede nating business na dito lang sa bahay. Masaya lang din gawin. Chill lang. So, yan. Naisip namin mag-come up ng milk tea business. Kasi, di ba, ang daming nakikrave sa milk tea, yung mga malls. Wala, sarado silang lahat. So, ayun, yung nagtayo kami ng small shop dito lang sa bahay. Tapos, yun, we do the deliveries, ganyan-ganyan, and all. Sa social media managing din. Kami lahat, oo. Na-apply mo so, din lahat. So yun, okay naman siya for a month. Pero medyo
medyo humina kasi nag-open up na bigla yung mga malls and establishment. So, medyo stin-up na namin siya. So, parang itong pandemic sa mga artist, talagang ano siya, challenge talaga siya. Nawalan ba nung mga... Sinabi mo kanina na lay-off ka sa work? Mm-mm. Last so, parang nawalan ng mga clients eh, no? Parang hindi nila magiging priority mm-mm. kasi yung marketing, digital marketing, dot, mga... So, talagang... Ayun, kasi events mm-mm. din siya. Events company. Oh, yun, so, no? Walang events. Na-hold lahat. So, yun. Nawalan ako ng work. Mm-mm. Pero at least, mm-mm. striving. Mm-mm. Yes. Pero before the pandemic, ano yung mga struggles mo? As, di ba, yun nga, pagka-graduate mo ng CSB College. College of St. Benir? Benir. Basta alam ko lang Benir. Mm-mm. Oo. Tama naman. Oo. Yung paghahanap ba ng work, parang nahirapan ka ba nung sa paghahanap ng work? Kasi di ba parang nung time, okay. parang ngayon na lang, nung syempre sabi mo 5 years ka na nag-work, ba hindi ko akalain, parang feeling ko ang bata-bata mo pa rin. Di ba? Hindi ko na alakala. Sobrang tanda ko na pala. So ngayon pa lang siya sobrang ang daming nag-multimedia arts, di ba? Pero nung panahon mo, mm-mm. kamusta? Nung time ko, parang pausbong pa lang yung ano, digital creatives, mm-hmm. ganyan. So, madami namang work opportunities nung time na yun. And thankfully, nakahanap ako ng work sa government actually. Mm-hmm. As a multimedia artist. Kamusta naman yung ano multimedia artist sa government? Para kasing sobrang rare niya, no? Na-feel mo ba yun? Rare yung kasi, mga artist sa government. Laging advertising agad, ganun. First of all, yung environment, yung mga ka-work mo, medyo mga tita na sila. Iba yung mga versus kung mag-advertising ka, puro mga millennials lang din. So, ayun. Pero masaya naman working in the government. Madami rin akong natutunan. Ang dami kong nalaman na ginagawa pala nila yung mga ganito para sa mga tao. Nakakatuwa lang din na nakaka-help talaga. Then, in a way, yung government sa mga tao. Yun. Yan, magkasama po kami ni Mels dyan. Kasama tayo. Oh. Tayo yung nag-create ng brand ng isang agency. So, yung challenge yun na kailangan nating palaguin from zero. Mm-hmm. Diba? And masaya naman, na-execute naman namin ng maayos. And we're proud of that. Diba? Oh. Proud tayo dyan. Oh. Totoo yun. Parang, ang saya din na parang may naka-work ako na multimedia artist, may na-artist sa kahit nasa government na parang hindi lang siya talaga pang ano eh, pang advertising, parang kailangan sa government ng creativity talaga. Paano mo? Kasi nga parang communication yung ginawa natin, 'di ba? Promotion. Para paano mo ma-appreciate ng tao? Ayun. So iano namin 'yon? Ibibida namin dito. Sasabihin na namin specific na parang science kasi yung binebenta namin ni Mels. Diba? Parang science. Ang hirap niya i-grasp sa mga normal na tao lang. Pero ang challenge namin ay paano siya maiintindihan ng mga bata, ng mga ordinaryong tao na nakikita natin sa paligid. So dahil nga may Mels, ay nagawa niyang sobrang creative, attractive yung science sa mga tao. So, follow Pinoy Science. Kami po ang bumuo ng Pinoy Science. At least, no, may experience ka sa government. So, after mo mag-work sa government, yes. Saan ka naman napunta? After ko nag-work sa government, nag-work naman ako sa isang events company / digital marketing company. One and a half years din ako doon. And yun siguro yung pinaka-tiring sa lahat so far. Kasi events nga, lagi kaming may concerts na ina-arrange. Mostly concerts. Tapos meron din kaming digital marketing efforts like for branding ng social media posts ng mga malls, ng mga brands, ganyan. Oo, mahirap talaga yung work sa advertising. Lagi kang OT, ganyan. So, dapat tanggapin mo na yun. Mahirap, pero sana
karoon naman ng way na hindi na laging ganun, di ba? Agets. Kasi parang yun na yung laging stereotype sa mga advertising agencies, di ba? Oo. Kaya di siguro pero takot masaya, ako mag-private. Parang feeling ko mawawalan na ako ng life. Bakit ganun yung naiisip ko? Oo. Kasi parang gusto ko lagi work-life balance eh. Oo. Mm-mm. Fulfilling naman at the end of the day. Pero yun, time management lang talaga. Ang kailangan. Nahirapan ka noong na from government to advertising? Medyo, oo. Kasi ibang-iba talaga yung environment. Uh-oh. Mas fast-paced siya. How about yung parang mas madali ba yung appreciation ng ginagawa mo sa advertising? Gets ba? Parang yung question. Nahirapan ka ba doon? Paanong appreciation? Parang, paano? Nakakompare mo ba na, bakit dito sa dati ko work, okay na sa kanila tong ganito, pero dito sa mga ganon? Okay. And so, magaling ka naman. Hindi, magkaiba talaga yung government versus private. Kasi sa government, medyo relaxed pa eh. Na pag hindi nagustuhan ng boss, parang okay lang, chill, gawa ka na lang ulit. Pero pag sa private, medyo pag na yung client mo, sorry, severe. Okay lang. Severe, quiet! Ano naman yung mga masasabi mo dun sa mga stereotypes sa mga artist? Kasi alam naman natin sa society, parang pag artist, hindi na, para siyang ikumpara mo sa engineer tapos multimedia artist, sinong mas mataas ang tingin nila? Di ba yung mga technical na engineer na parang may nararamdaman mo rin ba yon? Kasi ako nararamdaman ko rin siya as comms, na parang feeling ko hindi ako technical kasi more on creative nga tayo. Ano masasabi mo sa ganun? Mm-mm. Ayun, get. So, iniisip ng mga tao na sobrang dali lang gumawa ng graphics or anything. Di ba parang ang dami nagsasabi na kaya ko naman gawin yan eh. Ikaw kaya. Hindi, kasi, di ba? Ang hirap, mahirap siya gawin kasi kailangan mong pag-isipan ng mabuti, may mga process din yan. Na, yun yan, minsan yung iba, di ba, ang baba magsingil, ganyan. Yeah. Kasi iniisip nila madali lang talaga. Pero hindi, kasi iba yung flow ng creativity na kailangan mo para matapos mo yung isang work eh, di ba? Kaya ayun, sana i-value pa more ng society yung mga artists like us. Yes. Kasi vital na tayo ngayon. Oo, ngayon. Kasi ang dami na nagte-turn into digital marketing, 'di ba? Ang dami nang kailangan ng website, ng kung ano-ano. So yun, sana mas ma-value more tayong mga artists. Ay, gusto ko 'yan kasi 'di ba ewan ko lang kung nabalitaan mo yung may gamer nagpapa-edit ng video tapos 200 pesos lang ibabayad niya. 200? Gets? Oo, be, nag-viral yon. Galit na galit yung mga artist na parang video, ibubuhos mo yung oras mo doon, tapos 200 sobrang lang. Sobrang hirap. Oo, sobrang hirap bumuha ng video. Diba? Tapos, ayun, sana hindi din pumapayag yung ibang artists na bayaran lang sila ng ganun. Kasi, ang dami ko ding nakikita actually na mare logo 300 pesos lang. Huwag naman tayong papayag na i-undersell natin yung sarili natin kasi nag-aral tayo ng 4 years or more. Tapos 300 lang ibabayad. Ganun. I-value din natin yung sarili nating worth. Oo, ang ganda nun. Diba, daming ganyan eh. Daming post ko na nakikita ng ganyan na kunyari artist na painter ganyan or gumagawa ng ang tawag doon, portrait ng mga tao. Tapos parang, uy, ang ganda naman yan. Gawan mo ko. Tapos parang libre. Parang, yung shout out na lang daw ang gagawin. Ewan ko, nag-viral din yun. Parang, ikaw na lang kaya gumawa. Parang, ayun talaga, yung mahirap din talaga sa atin, sa mga artist, sa mga creative, sa creative industry, na parang feeling nila, madali lang yan. Lalo na yung mga boss na, just, yung marang andali nilang magsabi na baguhin mo to, ganyan. Parang, ha? Ikaw kaya? Teka lang. Parang sobrang, parang tapos feeling nila, kaya mo naman yan, madali lang yan. Ikaw nga, gumawa, te. Nag-grant na pala. Feeling ko ano din natin yan eh. Sobrang dream natin. Laging,
Oo, lagi natin yung pinagdadaanan. Yung hindi nga siya, ano eh, skill siya, tapos may utak din na gagamitin. Parang gets, syempre isipin mo yes. paano magiging attractive yung design. Yung mga, for example, sa poster or something na ganyan, hindi lang siya, ano eh, technical din siya kung iisipin. No? Parang hindi talaga correct, dapat correct. Minamaliit yung mga graphic artists, mga video editor. Yes. Na ano lang pula kami dito para siyang... nagrarantya. Problem solving din siya eh, actually. Oo. Kaya ayun, sobrang dream talaga nating mga artists and creatives na that sana dumating yung time na i-value tayo kung ano yung totoong worth natin. Diba? Yun. Lalo na dito sa and Pilipinas. Kung may friends kayo, wag na kayong maghingi ng discount kasi di ba? Yun nga. Kung sa ibang tao naman, hindi kayo hihingi ng discount, di ba? Totoo yun, na parang minsan no, yung may magme-message sa'yo, gawan ka ng... Na-experience mo na ba yun? Yung parang may kamag-anak or may kakilala na gawan mo ganyan, naman ako ng poster, ganyan. Oo. Minsan wala, yung relatives. Oo. Magugulat sila na, ha, ganyan ka mahal? Pwede bang libre na lang? Kain ka na lang sa amin next time. Oo. Guess, parang binabarat, no? Lagi. Yun nga, sana hindi na maging ganun. Struggles. Struggle talaga yung mga artists. Pero parang ngayon, dahil nga, medyo nagbabago na din, no? Talagang sana magtuloy-tuloy. Minsan, may mga nakita na rin ako na, parang kanina may nakita lang din ako na screenshot ng message na may tita na nagpapagawa ng tarpaulin, ganyan. Pero sabi niya, magkano? Ibibigay ko sa'yo double rate pa kasi alam ko mahirap. Yan parang kilig na as an artist, wow. no? Na parang inaano yung worth mo. Yes. Buti ngayon, mas nakaka-appreciate naman nga yung mga tao. Parang namulat na sila sa sa gantong ano, bagay. Lalo na nila pag nakikita nila kung gaano kahirap gawin yung mga ginagawa natin. Pero alam nyo, guys, kung mga Jasters, wow. kung makikita nyo yung gawa ni Mels. Hi, Jasters. Basta sa emails, kung may kailangan kayo sa ano, sobrang galing yan. Sobrang, ang dami ko rin natutunan sa'yo na sa creative, sa, basta sobrang galing na galing ako sa eye mo. Yung, di ko alam, eye, anong tawag doon? Yung parang... No, thank you. eye sa design, parang ganun. Na, ayun, basta. Kung titingnan nyo rin yung mga gawa ni Mels, iba talaga din. Na marami naman din akong kilala din ng mga ibang artists. Give na give. Pero oo, promise dati ko pa naman ito sinasabi sa'yo. parang, kunyari, kasi parang yung tandem namin before, parang more on, kware, mag-iisip ako ng something, tapos magagawa mo. Parang, ako hindi kayo kayang gawin. Yun yung mga ano yung problema din sa mga tao. Parang, sa mga nag-uutos lang. Just, parang ang daming gustong gawin, pero ikaw nga gumawa. Pero si Mels, ang galing niya. Basta nagagawa niya yung mga... Madami din naman akong natutunan sa'yo. Yes. Nagpupurian lang po kami dito. Just... Nag-ano rin ka ba, Mels? Nag-freelance ka rin ba? Nag-freelancing ka ng mga... Oo, minsan. Pagkaya ng... Pagkaya ng time. Kunwari, hindi naman ako masyadong stress sa work. Nag-accept ako ng mga freelance works. Ang galing din doon no? Kasi parang meron ka ding ibang pwedeng pagkuha ng income aside. Kung may time ka lang din, parang meron kang may, pwede kang kumuha ng extra income from freelancing. Ano naman yung mga bad experiences mo sa freelancing? Kasi ang dami ko na, dami ko din yung mga experiences sa mga nababasa. Oo, pero siguro pinaka-common na yung matagal magbayad. Ayun, alam natin lahat yan. Oo. 'Di ba? Yung rush mo naman ginawa pero yung payment hindi pala rush. Te. Diba? Gets na gets. Ano? Saka yung mga clients din na ano, pabalik-balik na sasabihin niya gawin ganito tapos pag ginawa mo hindi pa rin siya satisfied doon. Oo, yung ginawa mo naman yung gusto niyang comment, sinuggest niya pero hindi pa rin sabat. No, parang kasi iba rin talaga. O, ang hirap ng mga ganun. Na-experience mo na ba na hindi ka, may ginawa ka tapos hindi ka nabayaran? Ano ba? Siguro ngayong, ano, nung nag-quarantine kasi, nag-stop yung internal something sa
company na ginawan ko ng video. Oo. So, hanggang ngayon, mga Feb pa yun, hanggang ngayon, hindi na nila ako nabayaran. Oo, kalungkot. Pero yun. Kung totoo na ang dahilan nila ay dahil sa nga sa nag-layoff sila ganyan, naubusan ng budget, parang matatanggap mo pa eh, no? Pero kung mga noon yan, before. Oo. So ayun nga, Mels, nabanggit mo kanina, kasi napag-usapan na nga natin yung struggles ng mga nasa creative industry before man mag-pandemic. Yes. So feeling ko nga ngayon mas matindi yung challenges. So, nabanggit mo kanina, ibalik na lang din natin na kung paano ka nag-cope dun sa, dito sa quarantine, dito sa ating sa nangyaring pandemic. Nabanggit mo na nag-business ka. Mm-mm. Tapos, pag-usapan natin yung kanina nagkamali po ako ng pagbabanggit dito sa Miramaru. O, ito na, tumama na ako. Yes. So, can you tell me more about Miramaru? Kasi ako, sobrang nagalingan ako sa'yo na parang, hindi ka, syempre, sinare mo nga sa amin na nawalan ka ng work kayong pandemic. Ang daming nawalan ng work, di ba? Lalo na nitong isinara nga yung ABS. Diyos ko po. At ang daming lalong nawalan ng trabaho at mawawalan pa ng trabaho. So, sobra. Syempre, privilege pa rin tayo kasi nga, ikaw meron ka pa rin, may naisip ka pa rin gawin. Siyempre, yung iba, di ba, nahirapan sila. So, ikaw, paano ka nag-come up dun sa isa mo pang business ngayon na patok po sa masa? At de, sa mga mayayaman tita. Ayun. Nag-start siya as, appreciation sa mga ceramics. Yung mga kakaibang mga plato, bowls, mga baso na kakaiba yung design na hindi mo makikita sa mga malls, ganyan. Mm. So, parang, sobrang nagandahan ako and bumili din ako sa mga existing IG shops ng mga ganun. So, naisip ko, mag-start kaya ako ng own brand ko naman na ako naman yung mag-sell, ako yung mag-create ng everything. Kasi gusto ko rin i-share yung makakurate ko sa ibang tao na hindi lang ako yung makakakuha. Ayun, so nag-come up ako sa brand na Miramaru. Meaning niya kasi, yung Mira, meaning niya wonderful. Tapos yung Maru, meaning circle sa Japanese language. So pinagsama ko lang, tapos ginawan ko ng sarili kong meaning na wonderful togetherness. So yun yung meaning ng Miramaru. Gusto ko makakreate ng ganung vibe na kunwari makikita mo yung plato na to sa dinner table niyo. Parang mas may vibe ng ganun. Pero kung makikita mo nga ang mga kaplatuhan, be, parang gaganahan ka kumain. Parang sobrang aesthetic. Kung may sa mga tita na mahilig sa aesthetic talaga. Correct. Ayun, ang galing na naisip mo yun. Mga ceramics. Parang, ngayon kasi, di ba, ang lahat nasa bahay. Parang dahil lagi kang nasa bahay, makikita mo ang kapangitan ng bahay nyo. Parang, ang dami mong gustong ayusin. Ako, be, ganun. Ang dami kong gustong bilhin. Ang dami mong gustong ayusin. Na parang kahit nasa bahay ka, ay mas magastos ho. Parang syempre. Ang dami ng time. Oo. Ngayon mo na ngayon mo na appreciate na dapat yung bahay mo, yung home, ay talagang dapat homey. Kasi ngayon ka laging nasa bahay. Nasa bahay. Thank you sa Miramaru. Just ano ba mga naisip mong hobbies ngayong quarantine? Ay be, ako medyo kasi ako as a person, bandwagoner ako, 'di ba? Parang hindi parang oo, tita ko, pero alam ko ang mga nauuso ngayon sa mga kabataan. Syempre hindi pa ako nag-TikTok. Mga kabataan. hindi TikTok, parang una, kasi nga, nabanggit ko na din sa isa kong episode ng podcast na, di ba, nag-YouTube nga ako, na ang main content ko ay travel. So, paano naman akong gagawa ng videos na travel ngayong nasa quarantine po? Nakakamiss mag-travel. Oo, be. Hindi pa tayo nakapag-travel nila. Hi, shoutout pala ka na Eva and Pato. My senior. Ayun, parang yun nga yung talagang content ko. So, nung mga una, shinare ko na to doon sa isa kong episode. Nung mga una, gawa-gawa ako dito sa bahay. Parang hindi yun ang personality ko Parang nahirapan ako. So, eto nga. Buti na lang may podcast. Yun yung naging way ko din. Na,
para makakope up sa quarantine. Saka kung ano-anong mga niluto, be, na-check, buo ko na ang checklist ng mga... Kasi una-una ko sa'yo nakita yung baked sushi. So, kakagawa ko lang po kanina ng baked sushi. Ang sarap pala talaga. Sarap. Tapos, ano, ube pandesal, nakita ko din sa'yo. Gaya-gaya lang ako sa'yo. Luto-luto. Nag-try din lahat ako. Lahat naman gumawa niya. Oo, parang trend kasi siya. Parang, at least nga, ako hindi ko inaano yung iba na, ay, gaya-gaya or nakikiuso. Kaya, ang dami mong time ngayon, ang dami mong pwedeng gawin. So, bakit hindi mo gawin? Kaya, Dalgona Coffee, na-checklist ko lahat ng mga pwedeng gawin ngayon quarantine. Correct. Dalgona, ube pandesal, ano ba mga sikat ngayon? Aantayin ko yan. Yun yung mga ano ko. Alam mo, naisip ko rin mag-business, pero more on supporting, ano na lang din ako, local businesses. Parang hirap din kasi na, or hindi ako sa pang-business talaga. Yun lang. Buti nga. May business ka, di ba? Yung ano? Ah, yung ba? Yung lingap na nagsara yung na. Yung lingap. Nagsara na ba? Hindi, sana mabuhay siya in the future. Kasi, ano eh, yung ano ko, parang supplier, tumigil siya. So, sino magsusupply sa akin? Okay. Yan yung struggles nga ng mga businesses. Pero sa tingin mo, Mels, ano yung advantage ng isang artist na pumasok sa business? Ayun, first of all, yung branding talaga. Kasi, yun yung vital eh. Kasi yun yung unang mo makikita sa isang product, sa isang business. Yung branding ng ano, ng product mo. Magagawa natin agad yun, mga creatives, na hindi na natin kailangan ng help ng ibang tao. True. Yun yung pinaka advantage natin. Saka yung ano, no, parang, dahil nga, artist ka, ang dami mong pwedeng gawin, ako nagagawa ng logo ko, ako nang magsushoot ng product ko. Diba? Yes. Na-experience ko din kasi nga yung sa IG. Lahat na. Yun nga yung, ano, business ko before na lingap. So, sana in the future, mabuhay siya as Echo Warrior. Kami ni Mels, pares din kami niyang Echo Warrior. Yes. Ayun din. Ayun, from the logo, to posts. Alam niyo ba na features si Mels na ano, sa preview yun, di ba, na parang tumatak yun sa akin na yung parang ang caption ay one woman na shop, na you do everything doon, di ba, parang ang galing mo, wow, di ba, ikaw lang lahat yun. Totoo. Ikaw na ang nagdi-deliver, nakita ko sa IG story mo, ikaw ang nagdadala pa ko sa LBC. Ang nagbabalot. Oo, sipag mo. Nagbabalot moment. Lahat. Kaya talaga siya, no? Parang kung gusto yun lang. Mo. Mm-mm. Saka na-enjoy mo din talaga. Kung gusto mo. Oo. Masaya din mag-curate ng ibebenta mo kasi matutuwa ka sa variety ng products na pwede mo palang mabenta. Mm-mm. Yun. Minsan ang hirap din i-let go ng ibang items kasi sobrang ganda. Parang ayaw mo ng ibenta. Parang ang galing nga kung paano mo kinocombine-combine eh. Mga feedback ng customer, nakakatuwa lang na natutuwa din sila sa mga pinili ko for them. Yun nga, kailangan siya ng creativity. Hindi lang siya basta magbenta ka, no? Yun. Ayokong na makompromise yung quality ng mga binibenta. Parang yun. Parang passion din talaga siya. Mm-hmm. So, sobrang na-enjoy mo. Happy ako dun sa na-enjoy mo yung enjoy ano naman. Siya. Kapag na-enjoy mo nga siya, no? Parang hindi siya sa'yo burden. Yes. So, yun yung sana ma-find ng lahat yung passion natin, turn it into a business. Parang ganun. Yun yung masaya, eh, diba? Para at least yun nga din. Hindi lang siya income. Siyempre, priority natin yung income. Pero ayun nga. Yes. So, dapat happy ka din dun sa ginagawa mo. Katulad niya, ang dami nating friends na magaling pala mag-bake. Natutunan nilang mag-bake ngayong quarantine. Tapos, binibenta nila. So, nakakatuwa lang din na na-discover nila yun sa sarili nila. And, oo. Pa sila, diba? Oo, tama. Yun nga din. Kaya hindi siguro ako nagbebenta. Dahil siguro hindi naman kasing sarap din. Parang ano, mayroon na kasing practice mga nagtitinda nun. Parang competition din eh. Na parang, marami nang natitinda nito. Eh, hindi ko naman para pasokin na. So, ang galing nga lang napili mo na konti pa lang yung ganyan. Oo. So, kung hindi, nasabi na ba natin, basta ang mga products ng Miramaru, ay ano-ano ba, Mels? Aside niyo sa mga nabanggit kong mga kaplatohan.
Oh, mostly ano siya, mga dinnerwares, ano pa ba, pang mga vases din, I sell vases. Itong throw blanket na nasa likod ko, binenta ko siya. Sa mga yun. Start pa lang yung miramaro. So parang home improvement, ano siya, home improvement shop. So ano yung nakikita mo pa sa future? Anong mga plano mo sa Miramaru? Parang anong goal mo sa kanya? Ano ba? Siguro kung okay na yung everything after COVID, magkaroon sana ng small pop-up shop, ganun. Masaya siguro yan. Dream ko rin yung dati dun sa Lingap eh. Na ano, parang eco store, ganun. Na pwede bumili yung mga tao ng mga ano. Pero ang hirap, mahirap kasi kailangan po natin ng capital, everyone. Di ba? Parang ano din talaga, kailangan ng capital. Parang minsan iniisip ko nga, parang gusto ko sana mag full-time business, pero ang hirap nga ng pagkulang ka sa capital. Yan ang naiba na naman po. Pero yun nga, at least nga, you start small. At least, di ba? Oo. Risk din kasi siya eh. Kasi business, not all the time magsasucceed. Kaya yun. Ano yung mga ano na struggles, challenges na, so bago pa lang naman yung Miramar, so far, ano yung mga napagdaanan mo ng mga struggles and challenges? Ayun, syempre nung pa-start pa lang, parang nakakatakot kung may bibili kaya ng mga products ko, ganyan. So, inisipan ko na lang ng way na para mag-reach siya sa madaming tao. And thankfully, lumaki naman yung number ng community ng mga gusto din ng mga curated items. So, nakakatuwa lang din na may nakaka-appreciate ng mga ganong items. Struggle din siguro yung competition kasi ang dami na ding nag-open na same shops. So, yun, struggle din yun. Oo, yun talaga, competition. Pero kailangan mo talaga ding mag-stand out. Pero at least nga, nakabuo ka na ng community. Yes. Besh, yung community mo, aggressive ha. Hindi na kami binigyan ng pagkakataong mag-mine. Mine lahat, sold out na agad po lahat. Hindi, kasi ang gaganda talaga. Promise, check out nyo, Miramaru. Kasi ako, hirap, hindi ka pa kasi nag-deliver sa, diba, province. So, as a Batanggenya, hindi pa po kaya dito magdala. Oo, pag pinost ko, may magmamine agad. Nakakagulat lang din yun, naka-overwhelm. Oo, ang galing. Sobrang ang galing. Nakaka-happy. Tapos, ilang, bago ka pa lang, pero ilang beses na-feature ka na sa preview. Ano yung isa? Candy Mag ba? Candy Mag. Candy Mag. Be, iba. Oo. Iba yun. Saka yung Noli Soli. Iba yun. Ikwento mo yung nag-message si Maria Rivera. Nagulat ako kasi akala ko fan account lang ni Marian Rivera. Tapos chineck ko, may verified mark. Gulat ako, nag-inquire siya sa bowls na sold na. So hindi ko siya tabentahan. Oo. Marian, keep up naman. Uh-oh. Mabilis nga po ang bentahan sa Keep up tayo sa pagmamine. Actually, si ano din, si Mariz Racal. Oh! Iba. Oo, bumili siya sa akin. Nakakatawa lang. Nag-mine siya, in fairness. Paano nila nakita? Ang galing. Ayun nga, siguro nga dahil sa mga feature. Ang galing. Uy, kayo, sa mga nakikinig mga jasters, tignan nyo na talaga. Pero minsan ma-frustrate kayo sa bilisan ng pagbentahan. Sa bilis ng bentahan. Just. So, ano naman? So, ayun nga, support Miramaru. Nakatuwa din na, yung mga tao na appreciate nila yung mga efforts ng mga ganito, yung eco-sustainability. Nakatuwa din, di ba? Totoo. Na nare-realize nila na bawasan yung use ng plastic, ganyan. Ako din, pag nagde-deliver ako ng mga packages, puro paper lang yung gamit ko ngayon. Yun, tsaka small ways lang in, helping the mother nature. Yes. Isa rin si Mels yung ano ko dyan eh, yung kasundo ko dyan sa pagiging eco-warrior. Yes. Parang partners in crime talaga kami ni Ate Jess. Oo, be. Sa music, sa pagiging eco-warrior. Parang ang dami namin din pinagkasunduan. So, ano naman, Mels? Ibalik naman natin sa ano. Ano yung mga goals mo pa as a multimedia artist? Siguro, in the future, siguro, mas gusto ko nang mag-venture into freelance work. Kasi para mas ma-manage ko ng yung time ko na sarili. Ano pa ba? And eventually,
ayun, mas gusto ko kasing mag-lean towards into business talaga in the future. Na sarili ko na, na I can rely on my own. Kaya yun, yun yung dream. Pero gusto ko pa rin ma-incorporate yung artistic side sa business. So, yun yung goal ko pa na i-create ko pa siya kung ano ba yun. Oo. Malay mo, ito na talaga big break, Mira Maro. Pero 1 month pa lang siya, 1.5 months. Oh? So, hopefully. 1 month pa lang, ang dami nang na-picture na kung saan-saan. Ho. Si ano, yun nga na kung kaya mag-freelance, no? Feeling ko nga kayo yung mga artist, yung mga ganun eh, yung may opportunity kayo to do full-time na freelancing, na home-based, na kaya nyong gawin sa bahay lang, yung mga ano mo, magagawa mo. Saka at least, kapag hindi ka nasa, pag wala ka sa office, may time ka for business, no? Yun yung ano, maganda yes, dun correct. Sa field nyo. So parang so, ganun ang gusto mo? Yung time management lang yung kalaban mo talaga. For it. Yun nga. Sipag yun din nga. Kalaban. Katamaran. Tsaka yung pag-build ng network. Importante din siya. Talaga. Parang ano nga, MS, hindi ikaw yung ano eh. Yung akalaing magiging businesswoman. Parang ano din eh. Parang tatahitahimik lang po yan. Pero gets. Oo. Maano mo pala. Ma-business ka pala talaga. Parang noon pa man. Parang pansin ko, ang dami mong mga kabisnesan. No, te yung ano, yung may venture ka din on Eco, ano eh, Eco Warriors, ano, Eco Stuff na. Straws, metal straws, yung kasagsagan ng metal straws. So, parang, oo, yung nausa yung metal straw, nagbenta din ako. Parang ano ka talaga, dun ka. Nakitaan na kita na pang business na na-apply mo dun sa yung na-apply mo pa rin yung artistic side. Kasi kunyari, ako, gusto ko magbenta ng mga plato. Kung wala naman akong creativity, wala naman din akong eye for design. Hindi ko siya mabenta ng maayos eh. Diba? Kailangan ng marketing, ng digital marketing, ng creativity sa business. Kaya I think, swak. Yung nakatuwa lang din na naisip ko din yung mga bagay na yun. Kasi introverted talaga akong tao. Hindi ako masalita masyado. So yun, natutunan ko din na mag-open up, ganyan, matuto ng mga bagong bagay na takot akong gawin before. Yun, nakatuwa lang din na. Well, ngayong quarantine, dami nating na-discover na, ay, kaya pala natin to. Siguro yun lang din yung isang side, positive side ng quarantine. Ang dami mong time mag-isip ng mga bagay. Yeah. Ayun nga, parang sabi mo yung kanina na kahit na introverted ka, hindi mo akalain na kaya mo yung gawin yung ganyan, yung business na. I think parang dahil nga creative ka, you let your products, you let your output, your works speak for you. Wow, English si tanga. Yung parang dahil nga. Wow, ang ganda nun. Oo, na parang dahil visual, ang kaya mong i-present yan na maganda. Kahit hindi ka kumuda ng kumuda dyan sa binebenta mo, pero na i-present mo siya ng ayos na ma-attract mo yung mga customers, yung mga audience mo na mabili yun. Wow, yun. So, ayun na lang, Mels. Thank you so much. Ang dami kong sayong nakuha. Ang daming, parang na-inspire din ako mag-business. Gusto, na-inspire akong buhayin yung business ko na linya. Go, push. Yun yung na-inspire ako. Push yun. So, ano na lang, dun sa mga... Nakaka-fulfill kasi na yung efforts mo nagpipave off, di ba? Yun, oo. Parang din siyang ano eh, kunyari dito nga sa podcast, parang kapag may mga nakikinig, kapag may mga nag-share sa stories nila na pinakinggan nila itong podcast, yes. No, nakaka-happy. Mm-hmm. Parang ako wala naman akong kinikita dito, ito. Pero siguro papansin lang talaga ako. Mm-hmm. Kasi hindi, na-enjoy ko kasi talaga siya. Parang sa pag-share nyo, sa pag-like, sa pag-comment, may mga nag-message na napakinggan nila. Iba yung nadadala nun sa atin na kasiyahan. Na totoo. Pinag-isipan natin tong gawin eh, di ba? Parang kailangan ng nilabas namin ang creativity namin dito eh. Oo. So, ayun na lang. Nakakatawa din, di ba? Oo, happy, nakaka-happy. So, Mels, ayun nga, parang kung magbibigay ka ng message, inspirational message, wow, sa mga kapwa mong artists na they're struggling kasi ang dami mong nabasa na nag-struggle ngayon yung mga artists. And also, dun sa mga tao
na ba yung tingin, mababa yung tingin nila sa mga artist. Yun. Ano message mo sa kanila? Awayin mo. Tsasin medyo ka. Ayun. Siguro alam naman natin yung worth natin. So, we really have to stand up kung ano sa tingin natin yung worth natin. Huwag nating i-undersell yung sarili natin. Huwag tayong magpabayad ng mababa. Kasi nagbayad tayo ng tuition na mahal, di ba? So, kailangan natin ng equipment, ganyan. Mm-hmm. Hindi biro. So, huwag natin i-undersell yung sarili natin. And, ayun, don't be afraid to make new connections. Mm-hmm. Don't be afraid na to take risks. Siyempre. Yun. Kasi hindi ka matututo sa life eh kung hindi ka mag-take ng risks talaga. Diba? Totoo. And don't be afraid to fail. Kasi steps din yan. Part yan ng process. Yung kung mag-fail ka man. Never stop learning. And to everyone naman, kaming mga artists, sana i-value pa more yung creativity namin. Kasi hindi talaga madali yung process. Hindi lang siya snap of a finger. So, ayun. If you have friends, share nyo yung work nila. Kung may business yung friends nyo, share nyo. Kasi wala namang bayad yung pag-share, di ba? And yun, nakakatuwa yun na pag madaming marireach na ibang tao. Saka, don't stop creating, no? Kahit na, kunwari, ang hiling mo mag-painting, hiling kang mag, kung ano yung iba-ibang klase ng arts naman, eh, di ba? Huwag kang tumigil. Kung yan ka nagpapasayas, balang araw may makakapansin yan. May makakapansin yan ginagawa mo. Totoo. No? Kaya ako hindi ako tumitigil sa ginagawa ko, eh. Balang araw po. ABS-CBN. Just, oo. Nagsana yung ABS. Gusto talagang mag-artista sa ABS eh. Alam ko babango ng ABS. Iba rin kapag masaya ka sa ginagawa mo eh. No? Magre-reflect yun. Magre-reflect yun sa work mo kung masaya ka ba. Totoo, totoo. Sa ginagawa. Thank you very much, Mels. Ang dami kong natutunan. Na-inspire ako din. Thank you. Yung mga nakikinig na inspire din kayo na kahit di kayo artist, kung nasa technical man kayo, kung anong field kayo, don't stop believing. Just kasi tingnan nyo naman si Mels, parang na-lay off siya sa work pero hindi siya tumigil na hindi siya nag-gets. Ayun, Mels, may mga gusto ka bang i-shout out, i-promote? This is your time to promote everything na ginagawa mo. Yun, follow miramaru.home at Instagram. Yun lang naman. Follow me everywhere. Cosmic Mels. Yung Instagram, sa ano mo, art? Cosmicmels.art. Yun, that art. Ayun, support local. Support your friends' businesses talaga. Yes. So, ayun, thank you so much, Mels. Thank you so much sa mga listeners. Sana na-inspire kayo nga dito sa episode na to. Thank at may napulot kayo. So, please, follow nyo yung Miramaru, follow nyo si Mels. Tapos kung kailangan nyo ng maggagawa ng logo, ng video, kung may time si Mels, gagawin niya. Kayo na makipag-negotiate sa kanya. Pero promise, ang galing niya. Sige, usap tayo. Usap kayo. Message nyo ako. Hello. Tapos ako manager. Manager pala. Oo, manager ko yun si Ate. So, ayun. Thank you so much for listening sa mga Jasters. Thank you. Please follow Kuda Serye on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor. And you can also watch this video. Itong pag-uusap namin sa YouTube. Please subscribe to my channel, Jazz Aberilia. And you can also support this podcast sa anchor.fm/JazzAberilia/support. Thank you so much, Mels. Ang sobrang saya ko dito Thank you, Ate Jazz. Sobrang inspiring. Magbabay na tayo sa mga Jasters. Okay. Bye, Jasters! Bye-bye, Jasters! Stay safe! Stay safe!